Ginagabigay yata. Mahirap kasing humarap ng sasakyan eh. Kaya sinabay na ako ng boss mo si Albert. Tsaka may pinag-usapan lang kami tungkol dun sa sales na hindi ko na na-file. Pero sabi naman niya, papasok naman daw yung commission ko sa payday. May mga binigay din siyang pasalubong galing dun sa business trip niya sa Baguio. Pasok lang to. Yan lang. Ito lang, binili mo eh. Ano ka ba? Ang dami kong pinabili sa'yo. May! Oh. May, anong ginagawa mo? Eh, bumili na kami ng cakes and pasties. Huwag mo nang gawin yan, May. Mapapagod ka lang. Ako, Dory, sayaan mo nga ako. Gusto kong bigyan si Kuya mo at si Carmen para may pasalubong naman ako. Nene, lalabs mo dyan! Nakikiliti ako! Hi, guys! Meet my boyfriend, Wewe. You could also call him Peter. Wenceslao Gunigundo Jr. ang pangalan ko. Wenceslao for long and Wewe for short. Ano ka, ang raw? Wewe? Ang layo naman ng Wewe sa Peter. Eh kasi Ate Sonj, Peter ang pangalan niya sa dance studio. But in real life, Wewe ang pangalan ng Bebe Lalabs ko. Mami. Huh? Sabi yung sinasabi mo, fling? Eh, nakaka-awkward nga eh, but we realized we really love each other. Love you too, baby loves, loves you. I love you too, baby loves. Halika na, I'll show you my room. It's so cozy there. Bye. Halika na, baby loves. Hey, wait, wait. Ano ba kasi pangalan yun? Parang ihi. Pag hindi nalabas si Mami dito yan, may kalalagyan yan. Wewe, pa-plus ko yan. Gary, yung nanay mo talaga. Nakadiri eh. Pag-aari no ni Janine ang Love Blooms Flower Shop. Pati ang flower farm sa Bulacan. Pero nagsara ang farm. Kaya binawi ng natibidad suler. Given those information, nahanap mo na ba kung nasa si Janine? Siguraduhin mo at bilisan mo paghahanap. Para once alam mo kung nasa na siya, makabalik na ako ng Manila agad. Bigyan niyo ako ng isang buwan. Sinisigurado ko sa inyo na makikita ko rin si Janine Arguello. Champagne, champagne din tayo pag may time. Sabi nga nitong pamangkin mo, ay, I'm sorry, my friend, I forgot. Kukuha ako ng gatas. Okay. Ikaw naman kasi, buntis ka, pero ang flat ng puson mo. Ako na 30-year-old virgin, pero parang 3 months yung puson ko. Puro ka talaga jokes, Carla. Sandali, ilang oras na lang magbagong taon na. Hindi ka ba uuwi sa mga kapatid mo sa Sampaloc? Ay, naku, wala yung sila sa Sampaloc. Sarangani sila mag-New Year. Eh, kahit dito naman sila mag-New Year, hindi rin ako makaka-attend kasi wali ako pang share kahit na hamon. Alam mo naman, higpit-higpit tayo ng sintron after nung nawala ang Love Blooms. Sana nagsabi ka para napahiram kita. Janine naman, ikaw nga itong kaliwat kanan ang bayarin at kaliwat kanan ang mga loans. Carla, ang pera napapalitan. Napagtatrabahuan. Pero ang pamilya, hindi. Kaya may pera man o wala, dapat hindi pinapalagpas sa mga kokasyon na ganito. Buti ka nga may pamilya uuwian eh. Ako wala. Yung mama ko wala. Yung papa ko, hindi ko nga kilala kung sino. May natulingan nga akong asawa, pero hindi ko naman kapiling. Ikaw at si Audrey na lang ang pamilya ko ngayon, wala nang iba. Ay, naku. Ano ba naman yan? Huwag ka nang malungkot. Alam mo, ilagay mo sa New Year's resolution na hindi ka nang malulungkot, ha? Kung magiging congresswoman ako, ipapasok ko na maging batas ang anti-Haggard bill para wala tayong Haggard. Masaya lang tayo lagi, okay? No more lungkot na, please. Come on. Saan ka pala? Wewe, Wewe, no? Peter, sino man, sino ka man? Ito, brado. 500. Bili ka ng calculator, mga apat. Calculator? Bakit? Para malaman niya kung gano'ng kalayo edad niya sa'yo. Ano ka ba? Ito ba 10,000?
Ha? Nag-iisip ka ba? Ito 10,000. Tantala mo na nanay ko. Sabihin nyo nang gusto nyo sabihin. Pero... mahal na mahal ko si Bebe Lalams ko. Para ko na rin kasi siyang lola, nanay, pinsan, at tiyahin. At higit sa lahat, girlfriend ko siya. Hindi ko matatanggap ang pera ng anak niyo. Pasensya na ho. May natira pa, oh. Gary, ano ko ba naman? Bakit mo naman pinahihiyan yung tao? Baby, lala! Mami! Ano ba, mami? Mami, una sa lahat, ayoko magkaroon ng mami na cougar. Ayoko magkaroon ng stepfather na mas bata sa akin. Intindihin niyo naman yun. Bakit? Porky ba 50 na ako? Wala na akong karapatan lumigaya? Kayo? Kayo lang pwede? Sana mustisya! My God! That's not fair! Baby, lala! Baby, lala, come back! Parang may tama sa utak yun eh. Salamat. Sige, sir. Sino yan? Driver ni Carlo. I hope driver ni Carlo talaga yan. Is that one of those good-for-nothing freeloading parasites? You know what? I give up. Hindi ko na talaga alam kung ano gusto mo, ma. Hey, look! Bago masira pang buong araw ko, I just wanted to greet you a happy new year. New year means a new car. Come on, my unico hijo. Don't I deserve a hug? Happy New Year, ma. Thank you. Happy New Year, son. Gary, walang preno yung bibig kanina. Pakitaan ba naman ang kagaspangan si Wewe? Natural na hurt yung jowa ko. Umuwi tuloy. Ate Sonj, wala tuloy akong makakakiss mamaya when the clock strikes 12. Kasi LQ mode kami ng Bebe Lalabs ko. Baby lalaf talaga. Alam mo bala eh, huwag mo naman sanang mamasamain. Hindi naman sana naghihimasok ako sa love life mo. Pero nagulat lang kasi kami. Naiilang kasi kami doon sa mga kilos mo eh, tsaka ni Wewe. Para kay mga teenager, lambutsingan kayo ng lambutsingan. Ate Sonj naman, lahat kaya ng babaeng pinagtaka sila ng asawa, may karapatang lumigaya at maghanap ng second chances sa ibang lalaki. Bata man o kasing edad natin. Diba, may kasabihan nga na you only live once. So, choose to be happy. Basta, masasabi ko lang, talagang ramdam na ramdam kong mahal na mahal ako ng Wewe, Bebe Loves ko. Mahirap ba namang intindihin yun? Alam mo, pag
sinasarado ko yung deal na yun, malaki-laki rin ang komisyon na makukuha ko. Kaya nila siguro maparenovate itong bahay, tapos mapapinturahan. O diba, unti-unti makakaraos eh, makakapagpundar na. Taray, antaray! Ang ganda ng pasok ng taon. I'm happy for you. Ang swerte mo na to, anak, ha? Huwag mo na pakakawalan. Ako, ma. Ay, Ibon, sooner or later, pag napanayanovate mo na itong balon na ito, eh, makakabili ka na ng mansyon. Tapos yung sasakay na ipapalit mo dun sa ano, service bag mo. Okay na to. Kamusta naman yun si Victor? Makapagtrabaho ba siya sa kalagayan niyang yan? Kasabay nung pagte-therapy niya, papalik pagtataka, eh, yung nakagawian niya, di ba? Tapos parang nagbabalak siyang bumalik sa pagtuturo. Wait, pwede ba yun? Baka mamaya habang nagtuturo yan sa mga estudyante, yung sabihin niya, nasan ako? Sino ako? O ganun. Yun ang inaalala ko eh. Ikaw na talaga ang martyr wife ng taon. Pero, sa dami naman ng mga pinagdaanan, hindi ka na sa mga hirap. Mapagtatagumpayan mo yan sa susunod ng mga months. Pero ito na para sa'yo. Isang capital letter G. Ganda mo at good luck sa'yo. Ayan, okay. Ito na handa natin. Simple pero napakasarap niya. Okay, Yaya, tawagin mo na si alaga mo para makapagtoto tayo sa buong bahay ni Janine para mawala ang mga bad vibes at bad spirits, diba? Ako nang tatawag, Carla, para pagbaba namin, kakain na tayo. Okay, sige. Yung ibang handa, yung ibang handa. Gary, hindi ko gusto yung inasal mo kanina, ha? Eh, Mami, pasensya na po kayo kung naging prank ako kay Wewe. Wewe! Wewe pala. Eh, Mami, naman kasi, diskumpiyado ako sa pagmumukha nun. Feeling ko lulukohin ka lang nun. Peperahan ka lang. Gary naman, ano ka ba? Sa totoo lang, tuwing nga kami lumalabas, siya yung gumagastos, eh. Tsaka, kahit mag-offer ako, tinatanggihan niya. Wait kaya yung taong yun? Decente. Tsaka working student, magagraduate na siya sa marine technology. May ambisyon. Breadwinner. Tsaka, ang importante, hindi siya yung abusado, hindi siya yung katulad ng lalaking nasa isip mo. Gary naman, di ka ba naawa sa akin? Pwede ba pagbigyan mo na lang ako? Ayaan mo akong lumigaya tong darating na taon. Ang tagal-tagal ko ng loveless, my God! Di ka ba naawa sa akin? Sayang naman tong ganda ko. Mami. Mami. Ito lang po ang usapan natin, ha? Once na naiyak ka ng lalaking yun, gugulpin ko, okay? Sasabihin mo sa akin. Gugulpin mo yung sarili mo, eh. Ikaw nagpaiyak sa akin, eh. Mami, sorry na. Huwag ka na umiyak. Naiyak din ako, eh. Okay? Payag ka na, ang boyfriend ko. Opo, payag na ako. Sige. Sige, basta masaya ka lang. Okay, love you na. Mami, sorry po, sorry, sorry. Happy New Year!
Mas maghati ang kanila ng bagong taon ng taon! Ano na, Day, ha? Magkwento ka. Saan kayo nakarating ni Marlon kagabi? Mamaya na kita kukwentuhan. Tulog na tulog pa siya. Wow! Ano to? May bahay lang ang peg. Ayaw pa storbo sa tulog ni Mister. Ano na? Umamin ka. Kayo na ba? Yung totoo. Ano na maakala mo sa akin? Easy to get? Hindi naman. Hindi ka easy to get, ikaw pa ba, Mini? Very easy to get. Kukurutin kita sa mata. Saka na tayo mag-usap. Nagising na siya. Bye-bye. Ano? Ano ba? Hoy! Nabanak ng telepono ng kita. Good morning, Marlon. Happy New Year. Huwag ka mag-alala. Walang nangyari sa atin. Sakit lang tiyan ko. Victor! Happy New Year po. Happy New Year, anak. Oh, asan si Marcos at saka si Yvonne? Ba't hindi mo kasama? Tulog po kasi may nung umulis ako sa bahay. Sana naman eh, sinama mo. Alika, kumain ka muna pagkain. May, hindi na po. Basag po ako. Bago po umulis ang bahay, sumubo ako. Kumusta naman yung medyo noche yung mag-anak? Nagluto ba si Balain ng puto? May okay naman po. Nagpansit si Evan, tapos may barbecue, tapos si Mimi nagbigay ng salad. Nirawas kahit paano. Eh, bakit naman ganyan ang tono mo, anak? Parang hindi ka masaya? May nangyari bang hindi maganda kagabi? Nag-away ba kayo ni Yvonne? Hindi, May. Wala naman po. Kaya lang, para kasing iba yung bagong taon ngayon eh. Hindi kagaya ng mga nakaraang bagong taon. Hindi masaya. Parang may kulang. Parang, May, hindi ko maintindihan eh. Parang laki ng kulang eh. Lola, sana po ginising po muna ako ni tatay bago siya umalis pumunta kay mamay. Ay naku, apo. Eh, mahimbing na mahimbing yung tulog mo kanina. Kaya hindi ka na inistorbo ng tatay mo. Lola, sana po hindi na po bumalik dito si Tita Janine. Kasi po natututo na magsinungaling si nanay kay tatay. Di ba po masama magsinungaling?
naman tayo. Yayaw mo na po tayo. Ay, hindi pa ngayon. Siyempre. Pero point lang sa patay ng negosyo natin. Magkaroon tayo ng bagong kotse, bagong bahay, bagong damit, at bagong buhay namin. Happy New Year, pre! Kamusta? Happy New Year, pare. Buti, napadaan kayo. Susunduin ko talaga dapat si Victor, eh. Hindi kasi may dinaanan ako sa kabilang village na inaanak. Sabi ko, Victor, dumaan kami dito saglit. Ngayon talagang bubunta rin ako dito para may konsulta sa inyo, eh. Ano ba yan? Kasi, pare, gusto ko nung ipagkakitaan, eh. Kahit na maliit ang negosyo lang. Hindi ako sanay na sa bahay, tapos iba na nagkatrabaho. Pre, dati pa tayo magkasosyo sa construction equipment, eh. Kaso, naaksidente ka lang. Inisip ko, baka gusto mo lang magpahinga, kaya hindi kita kinukulit. Okay lang, pare. Pre. Ayos lang. Ano yan? Ano nga, kasosyo tayo sa construction equipment. Ayos yan, ah. Gusto ko na kasing kumita kahit bariya-bariya lang, pare. Gusto ko makaipon ng pera para makabali ng kahit masasakyan para kay Yvonne. Pag kanyagabi kasing umuwi, inakabahan ako, eh. Delikado na. Tsaka, parang hindi na siya inatid ng boss niya. Paano, pare? Muna na ako. Sabi mo lang kay Mamang, tsaka kay Lebo, Happy New Year. Kay Marlon, tsaka kay Marcos, ha? Kasi baka matraffic ako, susunduin ko pa si Doris, eh. Sige, ako nang bahala magsabi sa kanila. Salamat sa pagkatid, pare, ha? Sige, pare. Ha? Ito pala. Dagdag mo na sa budget mo. Ha? Ay, ano yan? Dagdag mo na sa budget mo, sige na. Di na, wag na. Di naman kailangan, eh. O sige, kung ayaw mo bigay, utang na lang. Bayaran mo ako pag umiitak na sa racket mo. Sabi lang mo na magandang laruan si Marcos, gamit si Yvonne, ha? Kung nang bahala, malaki ka na kaya, alam mo na yan. Sige na, pare. Pare, salamat, ah. Sana wala yun. Para sa pa'yo maging magkaibigan tayo at bayaw in one, di ba? Ayaw mo. Ibibig ko lang gamit yung mag-ina ko. Matutuwa si Yvonne ito. Yan tayo, eh. Ayos yan. Sige, pare. 10,000 na yan pagbalik, ah. Laka lang. Sige. Yvonne, i-deposit lang doon sa iyo 100,000 na balance sa account mo. Total, nabigyan niya na yung paunang bayad, 150,000, di ba? Tapos sa linggo niya na kukunin yung kotse dahil pupunta siyang Quezon. Sige, salamat. Paano na yan? Wala ka ng kotse. Nabenta mo na. Basta, Gary, walang makakaalam, ha? Sikreto lang sana. Lalong-lalo na si Mamang. Pangako sa iya. May ibang bilib ako sa iyo. Pag nalaman ni Victor to, lalong malulungan sa konsensya yun. Isipin na lang natin na parte yun ang maipundar namin. Kailangan na rin yung mawala sa buhay ko. Parang si Victor. Itutuloy mo ba ang kaso sa kalagay ni Victor? Gary, mahirap sagutin yung mga tanong na hindi kayo iproseso ng loob at damdamin ko ngayon. Basta ang alam ko, nandito ako para alamin kung anong kalagayan ng ama ng anak ko. Napakabuti talaga ng asawa mo sa'yo, Victor. Sana nga mapasaya mo siya at ang anak mo. Uy, paano niyo po nagawa yun? Tawag niyo naman po ako! Ay, ito sa nalip, pag-merienday mo muna ang Tito Tisoy mo, oh. Nay, mamaya na, nag-enjoy pa ay, po mamaya kami. Mamaya na, ipak.